Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni naman kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit.
Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o pinayaan man lamang sa dilim. Niloob niyang tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaong masasamay mahulog sa mahukay nila. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwan. Iyong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Kapag aking nagunitang, ang paako'y dumudulas. Dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa aking umaaliw. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaingat kayo. Ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakaunawawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan, wika niya. Mga kapatid, ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang hapon. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-anim na linggo sa karaniwang panahon. At alam natin na ngayon ay huling araw din bago tayo pumasok sa panibagong panahon sa kalendaryo ng simbahan. Dahil papasok tayo sa panahon ng Kwaresma. Dahil bukas, ano po ang ipagdiriwang natin? Hala ko po, Valentine's Day. No? Pero Valentine's Day po bukas, kasama ang pagdiriwang natin ng Miyerkules ng Abo. Mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, alam natin na kapiling natin ang Diyos. Sa mga pagkakataon na tayo ay masaya, damang-dama natin na kapiling natin ang Diyos. Kapag merong mga nangyayaring maganda sa buhay natin, damang-dama natin na kasama natin ang Diyos. Kaya nga minsan nasasabi natin, puno ng pagpapala, puno ng biyaya ang buhay ko dahil meron akong Diyos na mabuti. Pero aminin din natin o hindi, mga kapatid, may mga pagkakataon na pinagdududahan din natin ng Diyos. At tuwing kailan po natin, o tuwing kailan dumadako ang panahon at oras na ito, sa mga oras na tayo ay nahihirapan. Diba napapatanong na lamang tayo minsan, naririnig niya kaya yung aking panalangin? Napapatanong na lang tayo minsan, tunay na ba ang meron? Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo kung nangyan, ang mga apostoles ng Panginoon nakalimot ng tinapay. Sila ay nasa bangka. Pero ano ang paniwalag sa kanila ng Panginoon? Kaingat kayo, ilaga ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ng Herodes. Kaya sa mga apostol, nagalit yata ang Panginoon. Nagalit kayo dalapay. Pero ano binibigyan pa din ng Panginoon? Hindi lang po dahil wala silang dalang tinapay doon sa bangka. Bagkos ang binibigyan si Panginoon, bubulag sila, nawawalan sila ng pandinig, at hindi nila nakikita at naririnig ang Diyos na kapiling nila. Tila ba sinasabi ng Panginoon, ang dami na ng milagrong nagawa ko? Kulang pa ba yun? Hindi nyo pa rin ba nararamdaman ang kabutihan ng Diyos? Hindi pa rin ba ninyo nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos? Kaya ano ang panawagan sa kanila ng Panginoon? Tanggalin ang mga bagay na nagpapatigas ng kanilang puso. Dahil kung matigas ang puso, nabubulag, nabibingi tayo sa ibig ng Diyos. Kapag ang puso matigas, nangangahulugan, ang puso puno ng galit, ang puso puno ng sama ng loob, ang puso puno ng hinanakit. At kapag ang puso ay matigas, baka hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Ang pagkilos ng mahal na pong Jesus Nazareno sa buhay natin. Kaya siguro sa araw na ito, isang araw bago tayo pumasok sa panahon ng Kwaresma, magandang tingnan, ano ba ang laman ng puso natin? Yung puso pa natin, puno ng galit, kaya sa bawat pagkilos natin, nandoon na rin yung galit. Ang puso ba natin, puno ng sama ng loob, kaya sa ating pakikitungo sa kapwa,
lagi na lamang puno din ng sama ng loob? O ang puso natin puno ng kapayapaan, puno ng pag-ibig, kaya sa bawat pagkilos natin, tunay nating nadarama ang Diyos sa buhay natin. At tunay din nating ipinadarama ang Diyos sa iba. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalahanan tayo, ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay natin. Sa mga pagkakataon na tayo ay putunay na pinagpala dahil puno ng kasiyahan ng buhay, kapiling natin ng Diyos. Sa mga pagkakataon na nahihirapan tayo, sa mga pagkakataon na minsan gusto na nating sumuko sa buhay, paalala sa atin, kapiling din natin ang Diyos. At paano natin tunay na makikita ang Diyos? Tanggalin ang mga bagay na nagpapatigas ng puso. Tanggalin ang sama ng loob. Tanggalin ang galit. At palitan natin ng kapayapaan. Palitan natin ng awa. Palitan natin ng pagpapatawad. Palitan natin ng pag-ibig. At kung ganun ang laman ng puso, ingat at sabi, nakasama natin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa buhay natin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, yan po yung hilingin nating grasya sa mahal na pong Jesus Nazareno. Alisin ang lahat na nagpapatigas ng puso at palitan ng awa, kapayapaan at pag-ibig. Amen. Magsitayo ko ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama, panatag ang ating kalooban na tayo'y Kanyang pagbibigyan. Ang ating panalangin, maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinag.
langit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng buong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ang kalis ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumana. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. In the presence of our God, as we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life
graced and divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God, yours and mine. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. When we gather in our homes, through our prayers and our meals, we are fed and nourished together. Our families broken and blessed. In the household of the Lord, where we come to share the meal, we are fed the words of our Savior. One family strengthened and healed. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God, we are the body of Christ. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sino Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.